Yung buong detalye ng schematic diagram nito ay iguguhit po natin dito. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay about fountain lights control circuit na ito po ay akin ang na-encounter nung time na ako ay isang maintenance electrician dito sa bansang Arabia. Ang wiring tutorial po nito ay akin na pong nagawa ng video at na-upload dito sa ating channel. Ito po ay mayroong title na Automatic Sequential Timer. Marami pong mga kaibigan nating electrician ang nagre-request ng schematic diagram nito. Kaya sa tutorial po natin ngayon ay ibabahagi ko po sa inyo ang schematic diagram nito at mapag-aaralan din po natin ang paggamit ng mga auxiliary contacts ng contactor at timer sa magkakaibang sakito. Okay po, so let's dive into it. So mayroon po akong ginawang diagram dito. Ito ang power circuit at ito naman ang control circuit. Nasa tutorial po natin ito ay kukumpletuhin po natin ang diagram nitong control circuit. Gumamit tayo dito ng tatlong contactor. Mayroon itong level na KM1, KM2 at KM3. Ito ang holding coil ng contactor. Mayroon din po itong level dito sa control circuit na KM1, KM2 at KM3. At ang bawat terminal point nitong holding coil ay mayroong marka na A1 at A2. Makikita po natin ito dun mismo sa contactor. Gumamit po tayo dito ng tatlong timer, TR1, TR2 at TR3. Ang ginamit po nating timer sa actual ay pneumatic timer. Dito po sa drawing ay ganitong klase ng timer ang ginamit natin na nangangailangan supplyan para kapag ka na-encounter natin ang ganitong klase ng timer ay alam na po natin kung saan ito pwedeng i-connecta. Okay po. Ito naman ang stop pause button at ito ang start pause button. Ito ang pinaka tripping indicator natin. Buzzer po ang ginamit ko rito. Ito naman ang control circuit breaker at ito ang power circuit breaker. At dito sa power circuit natin ay ito yung main contacts ng magnetic contactor. Ito ang overload relay at ito naman po ang load side dito sa power circuit. So ang system po niyan ay ganito. Kapag sinuplayan natin itong control circuit, maging itong power circuit, at ipinares po natin itong start push button, mag-i-energize itong contactor KM1 at timer number 1. Once na itong KM1 ay mag-energize, itong main contacts niya dito sa power circuit ay magko-close. Masusupplyan itong load, gagana po itong load number 1. At the same time, itong NO contact na KM1 ay magko-close to maintain the energization of holding coil. Para kahit po bumalik sa dating state na NO contact itong start push button ay mananatili itong naka-energize sapagkat ang flow ng current ay dito na dadaan sa auxiliary contact ni KM1. And after few seconds na gumagana itong TR number 1, ito namang contactor KM2 at TR number 2 ang mag-i-energize. Right after na mag-i-energize itong contactor number 2, magdi-de-energize itong KM1. Madi-disconnect itong circuit na ito, mawawala ng supply dito sa load, mag-i-stop po itong load number 1. Dahil naka-energize na itong KM2, so ito naman load number 2 ang gagana ngayon sapagkat naka-close na itong main contacts ni KM2. And after few seconds na gumagana itong timer number 2, ito naman pong contactor KM3 at timer number 3 ang mag-i-energize. Right after na mag-i-energize itong KM3, magdi-de-energize naman itong KM2. Mawawala ng supply dito sa power circuit ni KM2. Mag-i-stop itong load number 2. At ito naman pong load number 3 ang gagana ngayon. Okay po, so mas mainam makita natin ito sa mismong actual para mas lalo nating maunawaan ang control sequence ng bawat contactors and timers. Okay po. So naka-power on na po itong power circuit at maging itong control circuit. Sukatan natin saglit ng boltahe itong load side. So mayroon tayong 229 volts at ito naman pong power circuit 229 volts. Okay po. So i-on po natin ngayon ang start push button. Contactor number 1, contactor number 2 with load, contactor number 3. After number 3 ay number 1 ulit, number 2 ulit, and then number 3. So bali ganyan po ang sequence ng control nitong magnetic contactors at timers. So
Yung buong detalye ng schematic diagram nito ay iguguhit po natin dito. Okay po. So ngayon po ay kukumpletuhin natin ang schematic diagram nitong control circuit na ito. At katulad po ng sinabi ko kanina na after few seconds na gumagana itong contactor kay M1 at timer number 1 ay ito namang kay M2 at timer number 2 ang mag-i-energize. And right after na mag-energize itong kay M2, magde-de-energize naman itong kay M1. Kaya kung mapapansin po ninyo itong NC contact na ito na nakakonekta dito sa circuito ni kay M1 at timer number 1, ito po ay galing dito kay contactor kay M2. Bakit po? Para once na ito ay mag-energize, mag-o-open po ito. Madi-disconnect yung circuit dito, mawawala ng supply dito sa circuito ni kay M1 at timer number 1. Kaya ito pong NC contact na ito ay galing dito kay contactor kay M2. So lagyan ko muna ito ng level na kay M2 para alam natin na itong NC contact na ito ay galing dito kay KM2. Okay po? So dito naman po sa circuito ni KM2 at TR2 ay ganun din po ang sequence of control nito. Na after few seconds na gumagana itong TR2, ito namang KM3 ang mag-i-energize. And right after na mag-i-energize itong KM3, magde-de-energize naman itong contactor KM2. So kailangan din po nating lagyan ng isang NO contact, auxiliary contact galing dito kay KM3. Para right after na mag-energize itong KM3 ay mag-o-open yung NC contact na yon. Mawawalan ng supply dito sa circuito ng KM2 at magde-de-energize po ito. Okay po, so lagyan po natin yan. So mayroon na po akong nakaredder ito at i-attach na lamang natin ito dito. Okay po. At ito po ay nilagyan ko na rin ng isang NO contact, maintaining contact dito sa circuitong ito ni KM2. Okay po, so ito pong NC contact na ito ay galing dito kay KM3. Lagyan natin ito ng level na KM3. At ito naman pong NO contact or maintaining contact ay galing dito kay KM2. Okay po, so ang isunod naman po natin ay circuito ni KM3 at TR3. So bali ganoon din po ang kailangan nating gawin dito sa circuito ni KM3. Sapagkat after few seconds na gumagana itong timer number 3 ay mag-i-energize naman itong contactor KM1. And right after na mag-energize itong contactor KM1, magde-de-energize naman po itong contactor KM3. So ang ilalagay po natin ditong NC contact sa circuito ni KM3 ay itong NC contact nitong KM1. Para once na ito ay mag-energize, mag-o-open itong NC contact ni KM1. Madi-disconnect yung circuit dito at mag-de-energize po ito. Okay po? So mayroon na rin po akong nakareder dito at i-attach na lamang natin ito dito sa ating ginagawang schematic diagram. Sinamahan ko na rin po ito ng isang NO contact as maintaining contact dito sa circuito ni KM3. So itong NC contact na ito ay galing dito kay contactor KM1. So lagyan natin ito ng level na KM1 para alam po natin kung saan galing itong auxiliary contact na ito. Then itong NO contact na ito ay galing dito kay KM3. Ito yung pinaka maintaining contact natin dito sa circuito ni KM3. Okay po. So ang isunod naman po natin ay itong contacts ni timer number 1, timer number 2 at timer number 3. Para makompleto natin ang schematic diagram nitong control circuit para po sa fountain lights. So once again after few seconds na gumagana itong timer number 1 ay mag-i-energize po itong contactor kay M2 at timer number 2. Para po mangyari yon ay gagamitin natin ang isang NO contact nitong timer number 1 dito sa circuito ni KM2 at timer number 2. So ang gagawin po natin dyan sa NO contact nitong timer ay ikokonekta po natin dito na nakaparallel sa NO contact nitong KM2. And then susupplyan po natin yan galing dito sa circuitong ito. Okay po? At iguhit ko po ito manual dito. So ipaparallel lamang po natin yan at ito yung NO contact natin ng timer. So ang timer po natin ay on delay timer.
Ito po yung symbol ng on-delay timer ng NO contact. Tinatawag din po natin itong NO contact na ito na TDC or time delay contact. So ipaparallel lang natin ito dito. At ito ay ipaparallel natin dito. And then susupplyan po natin yung galing dito. So ito pong NO contact na ito o TDC, time delay close, ay galing dito kay timer number 1. So lagyan natin ito ng level na TR1. Okay po. So ganun din po dito sa circuito ni KM3 at timer number 3. After few seconds na gumagana itong timer number 2, ay ito naman po ang mag-i-energize. So kailangan po nating gamitin ang NO contact nitong TR2 at i-install natin dito or i-terminate natin dito sa circuito ni KM3. So ipaparallel din po natin yan dito sa NO contact nitong KM3. Katulad po ng ginawa natin dito. Okay po. So ito yung NO contact ng timer number 2. On delay timer po ito. Tinatawag din natin itong TDC. So ito pong NO contact or TDC, time delay close, ay galing po rito sa timer number 2. So ang level po na dapat nating ilagay dito ay TR number 2. So ang kulang na lamang po natin ay itong timer number 3. So ganoon din po, after few seconds na gumagana itong timer number 3, ay ito naman pong contactor KM1 at timer number 1 ang mag-i-energize. So itong NO contact nitong timer number 3 or TDC ay dito po natin i-coconnect sa circuito ng KM1 at TR1. So ganun din yung gagawin natin, ipaparallel natin dito sa NO contact nitong KM1. Okay po. So ito yung TDC. At ang level po niya ay timer number 3, TR number 3. Okay po. So halos nakompleto na natin ang schematic diagram nitong control circuit para po sa fountain lights. So kung babaybayin po natin ang linya ng bawat sirkuito, ay ganito po ang control sequence niya. Na katulad din po ng ipinakita natin dito sa mismong actual nitong control sequence na ito ng fountain lights. So once again, kapag ka pinares natin itong start push button, mag-i-energize po itong contactor KM1 at timer number 1. Gagana itong load number 1. And after few seconds or preset value, let's say for example 5 seconds. So lagyan natin dito ng 5 seconds. So after 5 seconds na gumagana itong timer, magko-close po itong NO contact na ito ng timer o yung tinatawag nating time delay close. Kapag ka ito po ay nag-close, mag-i-energize po itong contactor KM2 at maging itong timer number 2. So once na ito ay mag-energize, mawawala naman ang supply dito sapagkat mag-o-open itong contactor KM2. Magde-de-energize po ito. Mawawala ng supply sa load number 1. Mag-i-stop ito at ito naman pong load number 2 ang gagana. At the same time, after na ma-disconnect ang circuito dito sa KM1 at TR1, babalik po sa dating condition na normally open itong contacts na ito, itong time delay close ng TR number 1. Pero mananatili pong naka-energize itong KM2 at TR number 2 sapagkat mayroon tayong inilagay rito na isang maintaining contact. So ganoon din po rito sa circuito ng number 3. After 5 seconds, preset value nitong timer number 2 ay ito naman pong contactor KM3 at timer number 3 ang mag-i-energize. Right after na mag-energize ito ay ito pong contactor KM2 at timer number 2 ay magde-de-energize. So mawawala naman po ng supply dito sa load number 2. At ito naman pong load number 3 ang gagana. At dahil wala nang supply dito sa circuito na KM2 at timer number 2, itong TDC nitong TR2 na ginamit natin dito sa circuito na KM3 ay babalik sa dating condition na normally open. Pero mananatiling naka-energize itong circuitong ito ng KM3 at TR3 sapagkat naglagay tayo dito ng isang NO contact ng KM3. So naka-close po ito habang naka-energize ang contactor KM3. So ganun din po pagdating naman dito sa KM1, once na itong mag-energize, mawawala naman ang supply dito sa contactor KM3, magde-de-energize po ito sapagkat itong KM1 o itong auxiliary contact nitong KM1 ay mag-o-open. Okay po, mawawalan lamang ng supply sa circuitong ito kapag ka pinares natin ang stop-push button.
At kapag ka nagkaroon naman po ng overload or excessive flow of current dito sa power circuit, ay madidisconnect yung circuit dito sapagkat mag-o-open itong NC contact or tripping contact nitong overload relay. At ito naman pong NO contact na ito ay magko-close, gagana itong buzzer na ito. Okay po, so once again, pagganahin natin yan sa actual. Naka-on ang power circuit breaker, ganun din ang control circuit breaker. I-on po natin ito, press natin ang start push button. Number 1, contactor number 2, and timer number 3. So, itestingin po natin ang tripping condition nitong overload relay. Okay po. One more time. Testingin din po natin ang tripping condition nitong isang overload relay. Okay po, reset natin yan. So dito po, mapapansin ninyo, itong tripping contact natin na NC contact ay naka-series connection po. So alin man ang mag-activate dito sa overload relay, kung tatlo ang ginamit nating overload relay dito, alin man ang mag-activate dyan ay madi-disconnect ang circuit. Mawawalan ang supply dito. At dito naman sa NO contact nitong overload relay ay naka-parallel naman po ito. So ibig sabihin po niyan ay alin man ang mag-close dito ay mag-i-energize o gagana po itong tripping indicator natin. Okay po, sana po ay may natutunan kayo sa video tutorial natin ngayon. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po para manatili pong alive itong ating channel. At salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta dito sa ating channel. Mabuhay po tayong mga Pilipino!